Ganda. Dito natin malalaman kung anong klaseng tao talaga si Mix sa mata ni Jethro. Mr. Timmy Basil, sir, kung medyo na-offend po kayo dahil sa nagamit ko yung inyong part of your video, please message me through the comment section din po. And kung hindi niyo po feel yung ginawa ko sa inyong video, pakisabihan lang po ako, then I will delete this content of mine. Hindi naman kaila sa atin na kung ano yung naging papel nitong si Jethro sa buhay ni Migs at saka ni Mahal. At alam din natin kung ano yung mga nangyari na ikinasama actually ng loob ng ibang mga malalapit at supporters ni Mahal dito kay Jethro. Pero sa kabila nito, naging tahimik at walang mga masyadong binigay na detalye itong si Jethro kahit si Migs sa mga balitang inaakusa laban sa kanila. Bagkos inamin nga ni Jethro yung ginangyari doon sa pera ni Mahal na halos alam naman ng lahat na ginamit niya sa negosyo. Nga lang, dahil sa mga nangyari sa buong mundo, dahil sa pandemya, alam din natin na hindi naging maganda yung takbo ng negosyo na yan. Pero sa kabila nito, patuloy na nakikipag-ugnayan si Jethro sa pamilya Tesorero at patunay doon yung pagpunta niya doon sa first birthday ni Mahal na wala na siya dito sa mundo. Nababanggit ko itong mga bagay na to dahil sa papakita ko sa inyo o share ko sa inyo ngayon is isang patunay kung paano si Migs Molino sumuporta kay Jethro nung time na nagkaroon siya ng problema dito sa business na to. And dito natin malalaman kung anong klaseng tao talaga si Migs sa mata ni Jethro at kung ano yung naging basihan talaga itong mga gumagawa ng issue sa kanya para masabi yung mga allegations na pinaparatang kay Migs Molino. But bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si C10C06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga uploads. At kung mayroon kayong mga comments, suggestion, opinion, recommendation, please leave it on our comment section. And I really appreciate yung mga binibigay niyong comments or mga sinishare niyong mga ideas. And gusto ko rin pong i-shout out si Mr. Timmy Basil dahil, sir, hihiramin ko po yung ilang portion ng inyong video para po dito sa aking gagawin reaction. Ngayon, kung feel nyo na na-violate ko po kayo, just leave a message on my comment also on my comment section, then I'm very much willing to remove my this upload if you feel violated po. And kung gusto nyo naman po mapanood yung buong video nito, please visit Timmy Basil. Yun po yung kanyang YTC channel na mapapanood nyo pa po yung ibang detalye regarding sa video na to. Or sishare ko itong sa inyo. So balik po tayo dito sa video na ito na kung saan naitanungan ni Timmy Basil kung ano si Migs at kung paano siya sinusuportahan ni Migs, especially nung time na down siya doon sa kanyang business, kumbaga. And take note po, itong si Jethro din is napakarami rin dinaanan na problema itong taon na ito. Na ilan na rin yung malalapit sa buhay niya, kabilang si Mahal, yung pumanaw na. Pero nilabanan niya at nilabanan nila ni Migs Molino. So, let me share some portion of the video wherein kinounsel siya ni Migs Molino. Actually, siya nga yung counsel sa amin po na nakakaroon ng problema sa business eh. Ang dalang yung pangandang ako at ang laki mga sunog yung marco dati sa Marikina. Siya yung nangyaya sa amin sa Bible study, sa Pinoy. Bakit talaga? Siya yung nangyaya. Siya yung talagang Christian na talaga yung naniniwala ako na ang problema may solusyon kahit anong klaseng problema pa yan. Yung pananahimik is masasabi nating isa rin solusyon yan sa mga problema. And katulad nga ng nabanggit ngayon ni Jethro, kung paano siya sinuportahan ni Migs Molino, especially nung time nga na yon yung kanyang business sa Marikina is talagang bumigay, kumbaga, napakalaking impact nun dahil unang-una
inamin naman niya na part ng business na tinatayo niya is kasama yung pera ni Mahal. Diba? Pero sa kabila nun, nanduroon si Migs para i-counsel siya, para supportahan siya, para paglinawin yung kanyang pananaw regarding sa mga nangyayari sa kanya. Na totoo, problema lang yan. Dapat hindi tayo bibigay sa mga problema na yan. Kung hindi man natin yan kayang resolbahin mag-isa, walang problema magtanong, humingi ng tulong, di ba? Kung gusto mo talagang mapagaan kung ano man yung pinagdadaanan mo. Dahil simple lang yan, tao ang gumawa ng problema na yan. So tao rin yung kayang gumawa ng solusyon ng mga problema na yan. And ito rin yung nagpapatunay na talagang malapit si Migs sa Diyos. Parang pagsabihan ng mga ganong allegations sa kanya ng mga hindi na magaganda. And siya pa ang naghikayat dito sa manager niya para lamang pumunta doon sa fellowship na pinupuntahan din malamang ni Migs dahil niyakag niya to doon eh. Diba? Pinakausap niya sa mga kasamahan niya doon. Nakinig sila sa mga salita ng Diyos. So, ano yung magiging reason para magawa yung mga ganong binabato sa kanilang dalawa na mga chismis ng mga nagmamarites? So, ako nagtataka lang kasi dito sa sinabi na to ni Jethro para mabigyan sila ng mga ganong accusation na hanggang ngayon naman is wala naman silang solid na proof. Di po ba? So, ito yung isa sa mga patunay na kung paano yung samahan nila. And another is nung nalaman ni Migs yung nangyari sa tatay nito, ni Jethro, ito talagang nag-ano rin siya. Kumbaga, nagulat. At syempre, diba nawala rin naman yung tatay ngayon ni Migs. Ilan din yung mga nawalang mahal sa buhay ni Migs. Kaya nakaka-relate siya sa kung ano man yung nararamdaman ni Jethro. Hindi bilang isang manager, kundi bilang isang kaibigan. So, nandoon talaga yung concern, di ba? Nandoon yung concern ni Migs bilang kaibigan dito sa kanyang manager. Dahil, kumbaga, pinagdaanan niya na. So, alam niya kung ano yung mga pwede niya sabihin dito kay Jethro. Which is, syempre, ina-accept yun ni Jethro dahil ganun sila kalapit sa isa't isa. And, sa katunayan, wala silang kontrata. Wala silang kontratang pinipirmahan bilang manager talent. Yan din is nabanggit dito sa video na to, na ipiniliwanag din. Na ipinaliwanag din itong Jethro na hindi na dahil pamilya na ang turingan nila sa isa't isa. So, contract is hindi na usapan sa kanila. At malamang kay Mahal, ganun na rin yan. Pero sinasabi niya rin dito na kung ibang talent lang, maring magkakaroon sila ng kontrata. Pero dahil nga kapamilya na ang turing nila sa isa't isa, at alam lahat ni Jethro yun, ganun din naman si Migs. So, baliwala sa kanila yung kontrata. Ang samahan nila is bilang magkapamilya na. Ito dahil hindi sa kung ano man na meron sila ha, ito is because ganun sila kalapit sa isa't isa. At ganun nila sinusuportahan yung isa. So, yun lang yung gusto kong i-share sa video na to na kung saan nga is nalaman natin kung gaano talaga kalapit. At nagkaroon pa ng malinaw na paliwanag itong si Jethro kung ano talaga si Migs sa buhay niya at kung ano ang turingan nila sa isa't isa. Regardless dun sa mga issue na lumalabas, nanahimik sila. Pero ngayon lang siya nagsalita ulit. Dahil siyempre, maaaring may nagtanong. And doon nga natin nalaman na kinounsel siya ni Migs bilang kaibigan. So, yun lang po. And katulad po ng mga dati kong sinasabi regarding sa mga gusto nyo pong panoorin pa ng mga YouTuber dito sa YouTube at sa ilang social media na kung naghahanap po kayo, please do visit Mariano GTV. Isa po siyang Aita na in love sa isang tagalungsod na si Cindy at nagtayo ng sarili nilang YouTube channel na ngayon is full-time nilang pinagtatrabuhan na dalawa. And content po ng vlog nila is more on about themselves, their daily lives, mga pranks, mga joke nila sa isa't isa, mga games, and nagla-livestream din po sila. And sa live streaming po nila is kumakanta sila, nagkakantahan sila, dahil ang pinaka-talent po ni Mariano G is kumanta. Isa po siyang Aita. Okay? And sa kanilang outreach program ngayon, dahil meron silang outreach program, nasa
lugar po sila ni Mariano doon sa mga katribo ni Mariano na kung saan is nagsishare sila ng mga blessings na natanggap na nila para doon sa kanilang mga katribo ni Mariano. So, as of now, medyo pahinga yung vlog nila dahil nga nandoon sila sa Pitpit, sa lugar ni Mariano, na medyo mahihina yung internet connection kaya wala silang masyadong upload. So, if you feel okay silang mga vlogger, YouTuber, please visit them and pakisubscribe na rin po ng kanilang channel. So, inulit ko kay Mr. Timmy Basil, sir, kung medyo na-offend po kayo dahil sa nagamit ko yung inyong part of your video, please message me through the comment section din po. And kung hindi nyo po feel yung ginawa ko sa inyong video, pakisabihan lang po ako, then I will delete this content of mine. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.